Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang, We Will Always Be Together. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike po ng aking video, pakiclick po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Hinawakan ni Luis ang kanyang mga balikat at niyugyug siya ng malakas. Ivana, makinig ka sa akin. Dagdag ni Juan sa mas malumanay na tono. Magiging okay din si Juan Carlos. Naging matagumpay ang operasyon. Sabi ko sa'yo matigas ang ulo niya. Magiging okay siya. Kinailangan ng isang segundo o dalawa ang kanyang nalilito na utak upang irehistro ang kanyang mga salita, at sa sandaling nag-sink in na sila, hindi na napigilan ni Ivana ang mga luha niya. Napahagulgul siya at napaungol, ang kanyang dalamhati at takot at sakit sa puso ay umaagos mula sa kanya, naiwan siyang walang laman at nauuhaw. Akala ko, iyak ka ng iyak, naisip ko, nauutol niyang sabi, hindi masabi ang hindi maisip. Iyak ako ng iyak dahil sa sobrang gaan ng loob ko. Magiging maayos ang baby ko, sabi ni Luis habang naghahanap ng tissue sa kanyang bag. Nang wala siyang mahanap, pinitik niya ang kanyang mga daliri sa mga kapatid para iabot ang isa sa kanilang mga panyo. Ginawa ni Julian ang mga karangalan, at pinunasan ni Ivana ang kanyang mga mata at inihagis ang rosaryo ni Brenda sa kanyang leeg. Heavy sedated pa rin siya, at inililipat nila siya sa ICU para masubaybayan siya ng mabuti sa susunod na araw o dalawa. Nagpatuloy si Luis. Nagsalita si Juan. Hindi pa siya nakakaalis sa panganib. Kaya huwag tumigil sa pagdarasal para sa kanya. Okay, mabilis na tumango si Ivana. Makikita ba natin siya? Alam niyang malabong mangyari, ngunit gustong-gusto niyang makita si Juan Carlos sa sarili niyang mga mata, kahit isang minuto lang, para lang masigurado na ang pinakamasama ay nasa likuran nila. Marahang tinapik ni Juan ang kamay niya. Sigurado kaya natin. Sa madaling sabi, bagaman. At dalawang tao lang ang pwedeng pumasok sa isang pagkakataon. Okay. Ngumiti si Ivana. Let's go, puntahan natin siya. Gayunpaman, kailangan nilang maghintay ng isa pang oras bago sila payagan ng mga nurse sa intensive care unit sa loob ng pribadong silid ni Juan Carlos. Naunang pumasok sina Willow at Holly at nakasama siya ng ilang minuto habang si Ivana ay tumatawag kay Brenda. Nakatayo pa rin ang Yaya at si Dave at ang iba pang staff ng housekeeping, nagbabantay. Lahat sila ay gumaan nang sabihin niya sa kanila na naging maayos ang operasyon. Natutulog pa ba si Aiden? Tanong ni Ivana. Hindi na siya kumikibo simula nang isukbit ko siya. Bigyan mo siya ng dalawang halik para sa akin. Isa sa akin at isa sa daddy niya, sabi ni Ivana bago sila nag-click off. Paalis na ang mga sisters ni Juan Carlos nang bumalik ito mula sa pagtawag. Dalawang beses pa lang niya silang nakilala noon, at sa parehong pagkakataon ay naramdaman niyang hindi siya gusto ng mga ito, na bakas sa kanilang unang pagkikita sa La Famiglia noong inamin niyang bumili siya ng mga sales rack na damit. Kaya't maliwanag na natigilan siya sa pagpapakita ng kanilang pagmamahal nang huminto sila at niyakap siya sandali. Alagaan siya para sa akin, sabi ni Holly, at nang walang anumang pahiwatig sa panig ni Ivana, pinuna niya siya sa kanyang schedule ng paglalakbay para sa susunod na buwan. Ang kanyang ballet company ay magtatanghal sa ibang bansa sa susunod na ilang linggo, kaya siya ay nasa labas ng bansa sandali. Kailangan ko siyang makita bago ako umalis, at ngayong alam kong magiging okay siya, at kasama na niya kayo ni Aiden, makakaalis na ako ng mas magaan ang loob ko. Siyempre, good luck sa iyong tour. Umiti si Ivana at nagpatuloy sa paglalakad, ngunit pinigilan siya ni Willow.
Papatayin ako ni Juan Carlos kapag nagising siya at nalaman niyang sinubukan kitang approach. Ngunit hindi mapigilan ni Daddy ang pag-awit sa iyo, at palagi akong naghahanap ng bagong talent. Tawagan mo ako kapag handa ka nang isabit ang iyong mga painting sa Fugue. Inilagay niya ang kanyang business card sa kanyang palad at humakbang paalis. Tinitigan ni Ivana ang card at pagkatapos ay bumalik kay Willow habang siya ay nawala sa mga pintuan. Ito ay surreal kung paano ang lahat ng mga pagkakataong ito ay patuloy na bumabagsak sa kanyang kandungan. Ngunit muli, maaaring si Juan Carlos lamang ang kanyang lucky charm. Dahil siya ay bumalik at bumangga sa kanya, ang mga posibilidad ay tila palaging pabor sa kanya. Nasilaw pa rin sa alok ni Willow, nagmamadali siyang bumalik sa ward, nagulat na makita ang magkapatid na nakaupo sa bench at ang mga magulang ni Juan Carlos na kasama niya ngayon sa loob. "Ano iyan?" tanong ni Julian. Walang hinihintay na sagot niya, inagaw niya ang card at nagbarfing face, isang business card. "How showy, bakit ka nagulat?" bumunot si Matthew habang kinukuha ang card sa kanya. "She was always pretentious as fuck, kahit noong maliliit pa kami." "Hey," pinagalitan sila ni Ivana. "Pinsan mo yon. Maging mabait. Hindi mo kilala si Willow." Nanginginig sa disgusto si Julian. Kumakain siya ng mga babies para sa almusal. "Hindi nakakatawa," daing ni Ivana. "Mayroon akong isang maliit na baby, alam mo. And another one on the way," dagdag pa niya sa sarili habang hinihimas ang tummy niya. Iniisip kong okay lang ba ang baby niya sa lahat ng stress at high drama of the day. Natagpuan pa rin niya na hindi kapani-paniwala na siya ay buntis, at wala siya sa isang implant tulad ng kanyang pinaniniwalaan sa loob ng 2 taon. Iniisip niya ngayon kung magagalit ba sa kanya si Juan Carlos. Pagkatapos ng lahat, ngayon lang niya nalaman ang tungkol kay Aiden, at ngayon ay sasaluhin na niya siya ng isa pang baby. "Hindi matutuwa dyan si Juan Carlos," sabi ni Matthew, ibinalik sa kanya ang business card. Napasandal si Ivana sa dingding nang bumagsak ang malakas na alon ng pagod sa kanya. Siya ay humikab at kinusot ang kanyang mga mata, determinadong itaboy ang Sandman. Masyado siyang magiging focus sa kanyang paggaling. Hindi man lang niya mapapansin. Kumusta na pala siya? May malay na ba siya ngayon? Nawala ka agad ang nakaka-relax na mood, at biglang sumama ang loob ng magkapatid habang nagsasaluhan sila ng tingin. Kumuyom ang kanyang bituka sa kanilang tahimik na palitan at sa paraan ng pag-iwas nila sa kanya ng tingin. "Ano?" tanong niya. "Ano ang hindi mo sinasabi sa akin?" "Ivana," sabi ni Julian sabay hawak sa kamay niya. "Hindi lang ang tama ng baril ang muntik na siyang tumama. Hindi ko maintindihan." Kinagat ni Ivana ang loob ng kanyang pisngi nang ang pamilyar na damdamin ng takot at gulat ay napunit sa ibabaw at muling humawak sa kanya. Akala niya ay nasa likod na nila ang kakilakilabot na bangungot ng tiyaki ng kanyang mga magulang na magiging okay si Juan Carlos. Sinabi ng daddy niya na matagumpay ang operasyon, nagpatuloy siya, tinatanggihan ang anumang katotohanan maliban sa sinabi sa kanya ng ama ni Juan Carlos. Ito ay, bulong ni Matthew. Ngunit si Juan Carlos ay nasa isang brutal na laban bago iyon. "Kapag nakita mo siya, kailangan mong mangako na magiging matatag ka, okay?" Ang Juan Carlos sa kama na iyon ay maaaring hindi katulad ng lalaking nakita mo kaninang umaga. Anong ibig sabihin niyan? Paano ito posible? Si Juan Carlos pa rin siya, giit ni Ivana. Siya ay palaging magiging si Juan Carlos. Nang sa wakas ay nakaharap niya ito, gayunpaman, nanatiling frozen ang bibig niya sa katahimikan, ang kanyang nakakatakot na hiyawan ay permanenteng nakakulong sa kanyang vocal cord. "Jesus!" Umiiyak si Ivana habang papalapit sa kama, sariwang mainit na luha ang tumutulo sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang patuloy na pagbip at paghinga ng mga makina sa tabi ni Juan Carlos o ang mga tubo at kawad na nakausli mula sa iba't ibang bahagi ng kanyang sira-sirang katawan. Nang huminto siya sa harap niya sa wakas, napagtanto niyang dadalhin niya ang mga makina at tubo at mga wire anumang araw sa ibabaw ng kanyang namamaga na mukha na nababalutan ng mga pasa sa iba't ibang hugis at sukat, kahit na siya ay may malay,
walang paraan na siya ay magkakaroon na nagawang idilat ang kanyang mga mata. Ganyan sila kalala. Ang blunt force trauma na binanggit ng surgeon kanina ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang lalaking nasa kama, ang mahal niya sa buhay, ay parang nasa isang boxing ring kasama si Mayweather at natalo at pagkatapos ay nadurog ng isang truck. Goodness, Juan Carlos, bulong niya habang nakayuko at hinalikan ang noo nito saka ang talukap ng mata. Anong nangyari sa'yo? Huminto siya sa pisngi nito nang biglang kumawala ang hikbi sa nabara niyang lalamunan. Pinilit niya itong ibaba sa parehong determinasyon na ginamit niya upang ibalik ang kanyang mga luha. Tiwala siyang makakahinga muli nang hindi napuputol, lumipat siya sa pisngi nito at hinalikan ang bibig nito, maingat na huwag masyadong idiin ang busted na labi nito. Sa kabila ng kanyang matapang na pagtatangka na panatilihin itong magkasama, hindi niya magawa. Isang matigas na luhang nag-iisa ang dumulas at bumagsak sa pisngi ni Juan Carlos, at hindi nagtagal ay may nabuong maliit na puddle sa mukha nito habang nakapatong ang kanyang noo sa kanyang noo. Bibigyan mo daw siya ng 20%. Anong nangyari sa'yo? Anong ginawa niya sa'yo? Siya ay bumagsak sa upuan sa tabi ng kama at ibinaon ang kanyang mukha sa mga kumot upang pigilan ang kanyang mga pag-ungol habang siya ay napahagulgul at umiiyak. Ang kanyang pagkawasak ay panandali ang nilulunod ang mga huni ng mga kagamitang sumusubaybay sa kanyang mga vitals. Patawarin mo ako. Oh God! Juan Carlos, I'm so sorry. Kung anuman ang nangyari sa pagitan nila ni Alexei ay personal. Hindi niya kailangang magkaroon ng degree sa kolehiyo para malaman iyon. Walang sino man ang kumuha ng ganoong pagkatalo sa pera, at sa kaibuturan ng kanyang bituka, alam ni Ivana na may kinalaman ito sa kanya at sa kanilang anak. Sa wakas, nang umiyak siya sa sakit at kumbinsido na wala na siyang luha, umupo siya, pinunasan ang mukha gamit ang panyo ni Julian bago niya kinuha ang kamay ni Juan Carlos at hinawakan ito. Christ, iniyuko niya ang kanyang ulo at humagulgol sa kanyang dibdib nang makita ang kanyang itim at asul na buko. May parte ba sa kanya na hindi nasaktan at nasasaktan? Juan Carlos, aniya habang hinahalikan ang mga pasa sa kamay nito. Sabi mo umaasa ka na ang ating munting babae ay heart of a warrior tulad ko. Ngunit ang bawat warrior ay nangangailangan ng sandata. At ikaw, mahal ko, ang aking sandata. Kaya kailangan mong bumalik sa akin. Bumukas ang pinto, tumalikod si Ivana at mabilis na pinunasan ang kanyang mga luha nang makita ang nurse na umaaligid sa kanyang likuran. Tapos na ba ang oras ko? I'm afraid so, sagot ng nurse at lumapit sa kama para tingnan ang vitals ni Juan Carlos. Tumayo si Ivana, hinalikan siya sa noo at lumabas. Hinihintay siya nina Lois at Juan sa labas ng silid. Nasa entrance si Jace. Iuuwi ka niya. Ngunit magalang na tumanggi si Ivana. Walang paraan na iiwan niya si Juan Carlos. Dito siya mag-camp out hanggang sa magising siya. Pwede na kayong umuwi. Hindi ko siya iiwan. Hindi rin sinagot ni Lois ang hindi. Ang sabi ng doktor ay heavily sedated siya, at matatagalan pa bago siya magising. Umuwi ka na, magpahinga ka na at makikita mo siya bukas. Kailangan ka ni Aiden. Lumambot ang mukha ni Ivana sa pagbanggit ng anak. Okay po, kailangan mo po akong tawagan pagkagising niya. Hindi mahalaga kung anong oras na. Siyempre, pumayag si Juan at tinawagan si James sa kanyang pwesto para ihatid siya sa entrance. Ibang-iba ang biyahe pabalik ng penthouse sa biyahe nila kanina sa ospital. Parehong tahimik na nag-uusap ngayon sina Jace at Aaron sa harap habang ang DJ sa Jack Ronda FM ay pinananatiling gising silang lahat sa back-to-back hits mula sa 80s o siguro 90s. Siguradong magaan ang loob mo, ma'am, sabi ni Aaron at hininaan pa ang volume. Ivana naman Aaron. Kailangan kitang tawagin, sir, if kung ipagpipilitan mo itong ma'am business. And yes, sobrang gaan ang loob ko. Mabuti naman, tumango si Jace, bahagya pang nakasuklay ang ulo sa headrest, madali kang makatulog ngayong gabi. Iyon ang plano, pagsang-ayon niya. Pero hindi siya nakatulog ng maayos. Sa totoo lang, hindi siya nakatulog. Hindi siya mapakali sa kalahati ng gabi, at pagkatapos suriin si Aiden sa sunod na pagkakataon, hinukay niya ang laundry hamper at inilabas ang isa sa mga ginamit na shirt ni Juan Carlos,
Namiss niya ito ngayong gabi, at kailangan niya ang pabango nito sa paligid niya. Nang walang magawa at lahat ng oras na ito ay nasa kanyang mga kamay, binuksan ni Ivana ang kanyang laptop sa trabaho, kinansela ang lahat ng kanyang mga appointment para sa susunod na mga araw at nagpadala ng email kay Clara upang ipaalam sa kanya na magtatrabaho siya sa labas ng lugar at, kung kinakailangan, halos dadalo siya sa mga meetings sa buong linggo. Agad siyang tinawagan ng kanyang kaibigan kahit na 3 AM na, at walang matinong tao ang dapat gising sa oras na yon. Halos isang oras silang nagpunta sa nakakabaliw na araw ni Ivana. Oh my goodness, Ivana, I'm so sorry. Kamusta ang dragon? Walang sinabi ang board kung hindi si Matt ang in charge sa susunod na buwan o higit pa. Walang nangahas na magtanong, at naisip namin na suspended ang dragon, alam mo, dahil siya ay binabangga ka at iba pa. Pero oh my god, kung alam ko lang. Clara, ungol ni Ivana. Bakit siya sinuspinde ng board para doon? Nandidiri sila sa kanya, remember. Anumang dahilan ay isang magandang dahilan para sa mga natigil na tusok. Yung mga suplado ay nagbabayad ng sweldo mo. Alam ko iyan, sabi ni Clara sa kanyang dulo. Pero hindi ko gusto ang paraan ng pakikitungo nila sa dragon kung minsan. Kamusta na siya? Magiging okay ba siya? Siniguro ni Ivana na magiging maayos si Juan Carlos, at hindi na siya kailangang magpanik. Ngunit kailangan mong itago ito sa iyong sarili. Kung ang board ay hindi nag-announce, sa tingin ko ayaw nilang malaman ng mga tao. Siyempre, kilala mo ako, wala akong sinabi kahit kanino na buntis ka para makapagtago ako ng sekreto, mabilis na iyak ni Clara. Oh God, kailangan mo bang ilabas yan ngayon din? Hindi kita mamimiss kapag umalis ako, napa-facepalm si Ivana sa sarili. Ngunit seryoso, walang salita sa sino man tungkol kay Juan Carlos na nasa ospital. Naiintindihan ko, walang nang share ng mga prices kaysa sa isang dead CEO. Masyadong maaga, sabi ni Ivana. Sorry, bulong ni Clara. Anyway, speaking of the Ivanovs, narinig mo ba ang back ni Andre? Parang pamilyar ang pangalan, ngunit para sa buhay niya, hindi ito mailagay ni Ivana. Ang isa pang kambal, ang kanyang kaibigan ay inalis ang kanyang pagkalito. Kaya narinig ko mula sa isang kaibigan na nagtatrabaho sa aeroshipping na siya ay nasa ibang bansa sa lahat ng oras na ito, humahawak sa kanilang mga operasyon sa ibang bansa. Ngunit lumipad siya pabalik ilang oras ang nakalipas. Napakalaking bagay, ang prodigal son pabalik at lahat. Though hindi naman talaga siya ang prodigal son dahil siya ang paborito at nakatakdang pumalit sa kanilang ama. Si Ivana ay kalahating nakikinig habang pinadalhan niya si Sara ng email ng acceptance. Magsisimula siya sa kanyang bagong posisyon bilang kanyang freelance na designer sa sandaling may hatid niya ang kanyang notice bilang assistant ni Juan Carlos. Mas sense ngayon kung bakit siya biglang bumalik. Nandito siya para linisin ang kalat ng kanyang nakababatang kapatid. Anyway, kung akala mo hot si Alexei, wait until you see Andre. Akala ko ba magkapareho sila? Nagpigil ng hikab si Ivana. Well, magkapareho sina Jessica at Elizabeth. Ngunit ang isa ay mas maganda pa rin kaysa sa isa. Sino ulit sila? Ugh, Ivana, Sweet Valley High. Ang book series by Clara, tumawa si Ivana at ibinaba ang tawag. Kung hindi niya nakita si Alexei at ang kambal nito, masyado nang maaga. Pagkatapos niyang tawagan si Clara, nakipag-ugnayan siya sa estate agent na kausap niya at binigyan siya ng go-ahead upang ilagay ang kanyang bahay sa market. Susunod, nakipag-ugnayan siya sa mga storage companies at kumuha ng ilang mga quote para sa kanyang mga furniture. Nang inayos ang kanyang mga housing issues, tinalakay niya ang kanyang napakalaking gawain, ang book ni Aiden. Matagal na niyang hindi nabuksan ang draft, at ngayong muli siyang umaasa, desidido siyang tapusin ito bago dumating ang bagong sanggol. Sa oras na sumikat ang araw, mayroon na lamang siyang ilan pang mga illustrations na idadagdag sa book bago ito ipadala para sa editing at proofreading. Isinara ni Ivana ang kanyang laptop, humikab at nagunat at tumawag sa ospital. Matapos gumugol ng hindi kinakailangang mahabang panahon sa pagkilala sa sarili at pagpapaliwanag sa kanyang relasyon sa pasyente sa room 406,
Tiniyak sa kanya ng nurse na nakatalaga kay Juan Carlos na nakatulog siya buong gabi at nasa labas pa rin. Kung may anumang pagbabago sa kanyang kalagayan, aabisuhan niya ang kanyang pamilya. Nag-click off siya bago pa makapagsalita si Ivana. Nang hihina, tinitigan niya ang telepono ng ilang sandali o dalawa, natuksong tumawag muli at sabihin sa kanya kung ano ang iniisip niya sa kanyang saloobin. Pero kinausap niya ang sarili niya kung sakaling umpisahan nilang masama ang pagtrato kay Juan Carlos. Nagpadala siya ng check-in text sa group chat, ina-update ang mga kaibigan niya sa rollercoaster na naging buhay niya. Pero sadyang iniwan niya ang parteng buntis siya. Hindi pa siya handang harapin ang panghuhusga ni Lydia at ang panunumbat ni Shena. Si Cassandra lang ang gising, at nagtagal sila sa paghabol. Ang pabalik-balik na pagte-text ay hindi gumagana para kay Ivana kaya napagpasyahan niyang tawagan siya, at natuwa siya sa ginawa niya. Ang kanyang bestie ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan sa kanyang studio. "Ivana, hindi ko na alam ang gagawin ko. Sa tingin ko ay may sapat na ako para mapanatiling tumatakbo ang lugar sa susunod na 2 linggo. Pagkatapos nito, kailangan kong magsara ng shop at magbenta sa mga greedy giants tulad ng Van Holt Industries. Hindi naman masamang bagay ang magbenta, Cassandra," matino namang sabi ni Ivana. "Look at me, I never thought I'd go corporate. Pero heto ako. Inaamin kong hindi ko pangarap na trabaho yon, pero marami akong natutunan. Bills, walang pakialam kung mabenta ka man o wala. Meron pa rin sila dapat bayaran. Tama ka," daing ni Cassandra sa frustration. "Pero alam mo na ito ang palaging pangarap ko. At hindi ka sumusuko sa iyong pangarap. Pinapatigil mo lang ito pansamantala. Sino ka, at ano ang ginawa mo sa aking kaibigan?" tanong ni Cassandra. Natawa si Ivana, ngunit nag-isip pa rin siya sa tanong niya bago sumagot, bakas sa boses niya ang kalungkutan. Nandito pa rin siya, pero malapit nang mawala sa kanya ang mahalaga sa kanya. "I'm sorry," sabi ng kaibigan niya. "Ang dami mo nang pinagdaanan. Kamusta ka pa rin? Hindi ko alam, ngunit ako ay mawawala sa aking isip kung si Juan Carlos ay hindi nakarating pagtatapat niya habang naglalakad papuntang banyo para maghanap ng band-aids. Kung hindi tatapalan ng mga nurse ang kanyang mga pasa na buko, siya na mismo ang gagawa nito." Tone-toneladang kahon ang nalaglag nang buksan niya ang medicine box, na labis na ikinagulat niya na halos mapatalon siya sa kanyang balat dahil sa takot. "Ivana, ano yun?" naiiyak na sabi ni Cassandra na parang gulat na gulat sa malakas na ingay. "Oo, ano iyon?" Nagtataka si Ivana habang nakatitig sa mga kahon ng kondom sa kanyang paanan. "Napakarami at sa lahat ng 7 kulay ng rainbows at mga flavors para sa bawat mood," at hindi niya maintindihan kung bakit siya nagpanik, bumili ng kondom ng lahat ng bagay. "Tuldok, Ivana," sigaw ni Cassandra. "It's nothing," sagot niya habang pinupulot ang mga kahon at iniimpake ang mga ito. Muntik na siyang mabalisa nang mabasa niya ang sulat na iniwan sa kanya ni Juan Carlos. "Surprise, naisip na dapat nating ayusin ang mga bagay ng kaunti. Bahagya ako sa mga glow in the dark. Ngunit bukas ako sa mga suggestions." Oh, Juan Carlos, malungkot niyang naisip, iniisip kung paano siya naging maswerte. Kahit wala siya ay nakahanap pa rin siya ng mga paraan para mapangiti siya. Ibinalik ni Ivana ang atensyon sa tawag na nakakunot ang noo nang wala siyang makitang band-aids o kahit anong first aid related kahit sa loob ng bathroom sink unit. "So, magkano ang kailangan mo para sa studio?" "Hindi namin ginagalaw ang trust fund ni Aiden. Nailagay ko na ang bahay sa market," anunsyo ni Ivana nang bumalik siya sa kwarto at tumingin sa pamamagitan ng kanyang handbag para sa kanyang prenatal vitamins. "Bakit? Mahal mo ang lugar na yon. Dapat ay, bahay lang ito." Inulit niya ang mga salita ni Isaac nang may higit na pananalig kaysa sa naramdaman niya nang magkita sila para sa kanilang farewell chat. "At kailangan mo ng pera. So magkano?" Nagkaroon ng mahabang awkward pause, at habang hinihintay niyang mawala si Cassandra sa kanyang kahihiyan, ibinulsa ni Ivana ang mga pills sa kanyang bibig at hinugasan ito ng tubig sa kanyang bedside table. Ayaw niyang ipilit, ngunit natapos na ang oras para pagmasdan ang hindi magandang pananalapi ng kanyang kaibigan.
hindi nila kayang ituloy ang sayaw na ito. Kaya muli niyang nakontrol ang tawag nang maging malinaw na si Cassandra ay hindi kusang tatanggap ng tulong. Tingnan mo, Cassandra, na ipadala ko na ang lahat ng papeles para mailagay ang bahay sa market. Hindi ko sigurado kung gaano katagal ito, kaya baka kailanganin mong magsara ng shop ng ilang linggo habang hinihintay natin ang pagbebenta nito. Pero I'm expecting at least 2 million peso, magiging sapat ba yon? Naku Ivana, hindi ko kaya. Oo, hindi mo kaya. Pero kaya ko, at gagawin ko. Cassandra, sabi mo ayaw mo, ayokong mabenta, at gusto ko siya sa'yo. Kaya, hayaan mo akong tumulong, okay? Sige, sa wakas ay sumang-ayon ang kanyang kaibigan. Pero hihilingin ko sa legal representative ko na mag-draft ng investment agreement or something. Kumalakhak si Ivana. Akala mo ba ako si Mother Teresa, o ano? Tumawa rin si Cassandra sa gilid niya, at para lamang sa maikling sandali na iyon, lahat ay tulad ng nararapat, at muli silang dalawang bata na may malalaking pangarap at maliwanag na pag-asa. Anyway, you and Matt. Pag-iiba ni Ivana ng usapan, pero pinili ng kaibigan na manatiling umiiwas gaya ng lagi niyang ginagawa kung saan ang pinsan ni Juan Carlos ay nababahala. Estudyante ko siya. Single siya. Kasama ko si Sky. Hindi mo siya mahal. Okay. Pumayag siya sa wakas. At kinasusuklaman ko na tama ka. Si Aiden ay sumisigaw sa kanyang silid, inilagay ang brakes sa tagumpay ni Ivana bago pa man ito magsimula. Kailangan kong tumakbo. Kising na ang godson mo. I'll check in one of the days. Salamat Ivana. Don't mention it, ngumiti si Ivana bago ibinaba ang tawag at nagmamadaling pumunta sa nursery. Si Brenda ay may control na kay Aiden, though. Kaya habang ginagawa nila ang kanilang morning routine, naghanda na rin si Ivana na magpalipas ng araw sa tabi ng kama ni Juan Carlos. Kinabukasan pagkatapos ng kanyang operasyon, si Juan Carlos ay nagkamalay ngunit saglit lang. At pagkatapos ng ilang oras ng matinding observation, ang kanyang mga doktor ay komportable na ilipat siya sa isang private room sa recovery unit, kung saan siya ay patuloy na sinusubaybayan ng mabuti. Ngunit pagkaraan ng mga araw, ito ay touch and go habang siya ay nagtagal sa pintuan ng kamatayan, na regular na pumapasok at nawala ng malay. At sa ilang araw, si Ivana ay nanatili sa kanya at taimitim na nagdasal para sa kanyang paggaling habang siya ay patuloy na nagpupuyat sa tabi ng kanyang kama, umuwi lamang upang maligo, humiga ng ilang oras na tulog at makasama si Aiden. Kapag siya ay pagod na umuwi, dadalhin ni Brenda ang kanyang anak sa loob ng ilang minuto sa mga oras ng pagbisita upang makita ang kanyang ama, at uupo sila sa kama at basahin ang The Boy Who Chased the Moon ng paulit-ulit sa kanya. Sa tuwing kailangang umuwi si Aiden nang wala siya, siya ay nakikigulo at sumisigaw para sa kanyang daddy, na mas lalong dinudurog ang puso ni Ivana. Napunit siya. Sa isang banda, umaasa siyang ang pagdala kay Aiden upang makita ito ay magtulak kay Juan Carlos na lumaban ng kaunti para bumalik sa kanila. Ngunit, sa kabilang banda, nang makita ang pagkalito na lumalangoy sa mga mata ng kanyang anak nang makita ang kanyang ama na nakatali sa lahat ng mga tubo at makinang ito, nagtanong si Ivana sa kanyang mga pagpipilian. Madalas niyang hinihiling na sana ay padalhan siya ni Juan Carlos ng senyales para sabihin sa kanya na tama ang kanyang ginagawa at nakatulong ang pagiging malapit ni Aiden sa kanya. Ngunit nanatili siyang hindi tumutugon. Wala siyang sinabi o ginawa, nagtrabaho, at habang tumatagal ang kalagayan niya, mas nagiging mahirap na manatiling umaasa. Si Ivana ay napakaraming tanong. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi patuluyang nagkamalay si Juan Carlos kung matagumpay ang operasyon. Ngunit tulad ng ipinaliwanag ni Dr. Knight, ang physician anesthesiologist na namamahala sa pagpapagaling ni Juan Carlos pagkatapos ng operasyon, nang sa wakas ay humugot siya ng lakas ng loob na humingi ng mga sagot, hindi ito ang sugat ng baril na dapat niyang alalahanin. Pagkatapos ng lahat, ang bala ay tumama lamang sa kanyang kaliwang kidney at mahimalang hindi nakuha ang lahat ng mga major arteries at vital organs. Ang internal trauma na naranasan ni Juan Carlos mula sa kanyang pakikipaglaban kay Alexei na lubhang ikinabahala ng kanyang medical team.
Dahil sa napakalaking pamamaga at pasa sa kanyang liver and spleen, kinailangan nilang patahimikin siya upang payagan ang mga organs na ayusin ang kanilang mga sarili. Ngunit kung hindi iyon gumana, kailangan nilang gumawa ng matinding mga hakbang tulad ng invasive surgery. Kung hindi nagustuhan nina Juan at Lois ang wait and see ng mga doktor, nais nilang gumawa sila ng isang bagay nang mabilis at gawin ito ngayon. Ivana, masyadong, ay ginusto ng kaunti pang pagkilos at ilang pakiramdam ng pangangailangan ng madali ang pagkilos. Ngunit tulad ng itinuro ni Erica nang dumaan siya upang mag-alok ng kanyang suporta at panalangin, si Dr. Knight ay may medical na degree at maraming taon ng karanasan upang i-back up ang kanyang mga desisyon, at siya ay hindi. Dahil walang karanasan at walang medical na degree, walang pagpipilian si Ivana kundi ang magtiwala na ang medical team ni Juan Carlos ay nasa puso niya ang pinakamahusay na interes at alam kung ano ang kanilang ginagawa. Kaya habang naghihintay siya ng isang himala, nagpasya siyang ayusin ang kanyang buhay. Natapos niya ang pagpipinta na sinimulan niya noong araw na malaman ni Juan Carlos ang tungkol kay Aiden. Nakumpleto rin niya ang kanyang unang draft ng The Boy Who Chased the Moon at ipinadala ito sa isang indie publishing house para sa pag-edit at pag-proofread. Sa ikatlong araw ng kanyang limbo, tumawag si Dr. Emily Whelan habang tumango si Ivana para matulog sa kanyang upuan. Nagmadali siyang lumabas ng silid, nagulat nang makita ang pasilyo na puno ng mga kaibigan at kasamahan ni Juan Carlos. Hindi pa sila pinayagang makita siya. Ngunit hindi ito naging hadlang sa kanilang paglapit upang mag-alay ng kanilang suporta, ibigay ang kanilang mga basket ng prutas at bulaklak at ipagdasal siya. Saglit nang umiti si Ivana sa lahat, nagpalitan ng ilang magalang na salita at nagmadaling maghanap ng tahimik na sulok. Pero tumigil sa pagring ang phone niya bago niya ito makuha. Tumakbo siya ng 30 segundo o higit pa, iniisip na tatawag muli ang doktor. Pero makalipas ang 2 minuto nang wala pa rin ay binalik na ni Ivana ang tawag niya. Matapos maghintay ng matagal na oras at dahil lamang sa kanilang kalokohan na musika, inilipat siya ng mayabang na receptionist sa linya ng doktor. Pareho silang magalang tulad ng karaniwang mga estranghero dahil dumaan sila sa karaniwang mga kagandahang inaasahan sa lahat ng mga check-in. Ang doktor ay dumaan sa kanyang checklist, nagtanong ng lahat ng tamang tanong tungkol sa kanyang kalusugan, mga antas ng stress, presyon ng dugo at kalusugan ng isip. At nilagyan ng check ni Ivana ang lahat ng tamang boxes at naipasa ang assessment with flying colors. Tiniyak niya sa kanya na wala siyang stress at natutulog siyang parang sanggol. Ang kanyang morning sickness na tila nangyayari sa lahat ng oras ay hindi masama. At ang kanyang pagkabalisa ay isang bagay ng nakaraan ngayon. Nalulugod na si Ivana ay sumusunod sa lahat ng kanyang mga utos at maayos na patungo sa isang malusog na pagbubuntis. Tinukoy ni Dr. Emily ang tunay na dahilan ng tawag, bumalik ang mga resulta. Tulad ng hinala na nila, walang mga bakas ng birth control hormone sa kanyang daluyan ng dugo. Siya ay hindi kailanman nasa anumang paraan ng birth control. Na parang may pananagutan siya sa kapabayaan ng isang nurse na may kakaibang 500 kilometro ang layo, humingi ng paumanhin si Dr. Emily. "I'm sorry, sa mga ganitong pagkakataon, may karapatan kang mag-log ng reklamo sa health ombud. Ang isang malpractice suit din ay." "Salamat," putol ni Ivana sa kanya. Pagod na pagod siya sa lahat. Mayroong higit pang mahahalagang bagay na magagamit niya sa kanyang oras. Ang pakikipag-away sa isang nurse na malamang na hindi man lang siya naaalala, dahil sa hindi pagtupad sa kanyang trabaho ay hindi isa sa kanila. Kinailangan niyang i-conserve ang lahat ng kanyang lakas para sa paggaling ni Juan Carlos. Nagpasalamat siya sa doktor para sa kanyang oras at ibinaba ang tawag pagkatapos na tiyakin sa kanya, ngunit muli, lahat ng bagay sa kanyang buhay ay lumalangoy. Tumawag ang estate agent nang makabalik na sana siya sa loob ng ward, at kalahating nakikinig si Ivana habang pinapanood niya ang isa pang alon ng Jackson Logistics crew na dumampi sa hallway na may dalang mas maraming bulaklak at saging. Kumaway ang mga ito sa kanya habang pumayag naman itong makipagkita kay Beverly sa kanyang lugar in 30 minutes para kunan niya ng litrato ang bahay. Dahil nasa kalendaryo na niya ang appointment at wala nang ibang dapat pag-usapan kay Bev,
Nag-atubili siyang ibinaba ang tawag at lumapit sa mga kasamahan. Ang pagpapanggap na siya at si Juan Carlos ay hindi isang bagay na tumigil sa pagiging isang opsyon sa unang araw na dumating sila upang suriin siya. Niyakap nila siya, sinabi ang lahat ng tamang bagay at tinanong ang lahat ng maling tanong, at tumango siya at ngumiti at tiniyak na nakabitin si Juan Carlos doon, at lalabas siya ng ospital nang wala sa oras, handang takutin silang lahat. Nagawa niya ang kanyang makitid na pagtakas nang dumating sina Lois at Juan, at ibinaling ng kongregasyon pang lahat ng kanilang suporta sa kanila. Pumasok si Ivana sa loob ng ward at sumandal sa pinto, nagpapasalamat sa sandaling katahimikan sa gitna ng mga beeping monitors. Lumapit siya sa kama at hinalikan si Juan Carlos sa nakatusok nitong pisngi habang inalis ang buhok sa noo nito. Medyo bumaba na ang pamamaga sa mata niya. Nandoon pa rin ang mga pasangunit hindi gaanong nakakadilim tulad noong mga nakaraang araw. O baka nasanay lang siya sa kanila. Pumasok ang mga magulang ni Juan Carlos at tumayo sa tabi ng pinto katulad ng ginawa niya kanina, halos naramdaman ang kanilang kaginhawahan. Sana maalala nila na ospital ito, tahimik na sabi ni Lois. Hindi sila pwedeng nandito sa lahat ng oras. Dapat ay inilihim natin ang balita ng pamamaril. Maganda ang ibig nilang sabihin, bulong ni Juan. Alam ko, pero tingnan mo ang lugar na ito, Juan. Kung kailangan natin, kumuha ka pa ng isang bouquet, isang basket ng prutas, wala na tayong upuan, sabi ni Lois habang tinutulak palayo ang pinto, nagliwanag ang mga mata niya nang mahulog sila kay Ivana. Kamusta na siya? Hindi siya kumikibo. Pumasok ang mga nurse kanina para tingnan ang vitals niya at palitan ang catheter bag at dressing ng sugat. Are you off somewhere? Tanong ni Juan na nagdidilim ang pag-aalala sa kanyang mga mata nang mahulog ang mga ito, ang handbag sa kamay niya. Opo, para makita ang estate agent, sagot ni Ivana. Gusto niyang kunan ng litrato ang bahay. Kailangan mong mag-ingat, bumalik na si Andrei Ivanov. Sinubukan niyang makita si Juan Carlos kahapon, but thank heavens na pumasok si James at ang team. The man is a wild card, so we can't let our guard down where he's concerned. Oo nga pala, pagsang-ayon ni Ivana kahit hindi pa niya nakikilala ang lalaki. Ngunit kung ang kabaliwan ng kanyang kapatid ay isang perpektong sukatan, pagkatapos ay binalak niyang pakinggan ang mga salita ng pag-iingat ni Juan. Umupo si Lois at binasa ang pinakabagong batch ng mga Get Well card. Ano ang dapat nating gawin sa lahat ng ito? Tanong niya, kumakaway sa mga bulaklak at prutas sa silid. Hindi ko alam, nagkibit-balikat si Juan at isinilid ang mga kamay sa bulsa habang malungkot na nakatingin sa labas ng bintana. Hindi rin alam ni Ivana. Ngunit alam niyang magugulat si Juan Carlos kapag nagising ito at nalaman na ginawang punerarya ang kwarto nito. Baka i-donate sila sa children's ward. Mungkahi niya habang isinukbit ang kanyang bag sa kanyang katawan, naghahanda na umalis. Magandang ideya iyan, sigaw ni Lois, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong tuklas na layunin at determinasyon habang hawak niya ang kamay ni Ivana, at magkahawak kamay sila sa ward. Naghiwalay sila sa istasyon ng NARS, kung saan inayos ni Lois ang mga bulaklak at prutas na dadalhin sa ward ng mga bata. Si Beverly, a raven-haired plain Jane, ngunit may ngiti na nakakatunaw kahit na ang pinakamalaking iceberg ay naghihintay na nang huminto si Aaron sa driveway. Nagtagal ang kanyang security detail sa malapit habang ipinakita ni Ivana ang estate agent sa paligid ng bahay. Nako, kakaiba, patuloy na binubulwak ni Beverly ang bawat maliit na bagay na ginawa niya sa bahay, mula sa kanyang clawfoot tub hanggang sa coastal theme sa sala at sa kusina ng farmhouse. Sa isang pagkakataon, iminungkahi pa niya na ihagis din niya ang mga furniture. Pero buti na lang tumanggi si Ivana. Ibibigay niya ang lahat maliban sa mga furniture ni Lola. Alam niyang kalokohan at hindi praktikal ang pag-imbak ng mga bagay-bagay. Ngunit, ang mga antigong piraso ay ang huling natitirang link na mayroon siya sa kanyang Lola. Ang bawat piraso ay nagsabi ng isang kwento at malalim na nakatali sa kanyang pagkabata at mga taon ng pagdadalaga. Walang paraan na mahiwalay siya sa lahat ng kasaysayang iyon at sa lahat ng alaalang iyon. I think I've got enough.
Umiyak ng ilang sandali si Beverly habang binuklat niya ang isa pang larawan ng bahay sa kanyang camera roll. Makikipag-ugnayan ako sa lalong madaling panahon sa write-up para sa listahan. Salamat, sabi ni Ivana habang nakipagkamay muli sa kanya. Kung magagawa natin, gusto kong ituloy ang pagbebenta sa lalong madaling panahon. Siyempre, umiti si Beverly at tumango, pinili mo ang tamang oras para magbenta. Ito ang market ng nagbebenta. Wala tayong dapat gawin. Magaling. Nakita siya ni Ivana sa labas at pinanood siyang umalis, kumakaway kay Jace at Aaron, na ngayon ay naninigarilyo sa gilid ng sidewalk. Natukso siyang sumama sa kanila. At kung hindi siya buntis, magkakaroon siya. Ang stress ng mga nakaraang araw ay sa wakas ay dumating sa kanya. Malakas na buntong hininga, bumalik siya sa bahay upang harapin ang napakalaking gawain ng pag-iimpake ng kanyang buhay. Kung alam niya 4 na buwan na ang nakakaraan kung ano ang alam niya ngayon, hindi na siya nag-abala pang manirahan. Hinalungkat niya ang kanyang closet at inilabas ang kanyang mapagkakatiwala ang mga luggage bag, pinalamanan ang lahat ng kanyang damit sa mas malaki at kay Aiden sa mas maliit na suitcase. Dahil hindi niya alam kung ano ang iimpake para kay Brenda, umupo siya sa isang katamtamang laki ng overnight na bag at naghagis ng maraming gamit hanggat kaya niya. Kailangan pa rin nilang bumalik isa sa mga araw para i-box up ang lahat at ipadala ito sa storage. Makalipas ang 10 minuto, natapos na si Ivana at handa nang umalis. Ngunit hindi niya napigilan ang sarili na umalis. Kaya't nagtagal siya ng ilang oras at gumugol ng ilang minuto sa bawat silid, inaalala ang mga lasing na pag-uusap na naglaro sa loob ng mga pader na ito, mga sandali ng lubos na kagalakan at kumpletong pagkawasak at mga gabi ng masarap na pagkain, magandang musika at madaling pakikisama. Naupo siya sa gilid ng kanyang clawfoot tub at nagbuntong hininga ng malungkot, na sana'y naglaan siya ng oras para gamitin ito. May mas malaki pa si Juan Carlos. Ngunit ang kanya ay palaging may espesyal na lugar sa kanyang puso dahil binili niya ito gamit ang kanyang unang sweldo sa loob ng 2 taon, at ito ay marahil ang 3rd pang-adultong bagay na nagawa niya kailanman. Napakaraming pangarap niya para sa kanyang tub at sa kanyang bahay sa pangkalahatan, at ngayon-ngayon ay binibitawan na niya ang lahat ng mga pangarap na iyon. Tumunog ang phone niya sa kamay niya at mabilis niyang pinunasan ang mga luha niya bago niya ito sinagot. Si Erica iyon, at muli siyang nagalit kung bakit kailangang si Lois ang unang makakaalam na umaasa siya. Sapat na si Ivana sa kanyang kalokohan. Marahan niyang ipinaalala sa kanya na hindi sila close, ilang taon na ang nakalipas, at wala siyang dahilan para ibahagi sa kanya ang bawat maliit na detalye ng kanyang buhay. Ako ang iyong ina, bulyaw ni Erica. Hindi ka maaaring maging isang ina kapag ito ay nababagay sa iyo, paalala ni Ivana sa kanya. At pakiusap, ipinaglalaban ni Juan Carlos ang kanyang buhay ngayon. For once, hindi mo ba kayang gawin ang lahat tungkol sa'yo? Pero Ivana, umiyak siya, pero hindi siya ine-entertain ni Ivana. Pinutol niya ang tawag at hindi man lang masama ang pakiramdam. Inayos niya ang mga bag at ang kanyang mga art supplies at inilocked ang bahay. Ma'am, tulungan ko po kayo dyan. Sumugod si Jace sa tabi niya nang makita niya itong nagpupumiglas sa bagahe at easel. Akala ko mamaya ka lang lilipat. Iyon ang plano, pero ayaw kong magsayang ng isa pang segundo. At dito na po, nagtatapos ang part 67 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.